Hi guys, here in the kitchen. And before that, I just want to say welcome po sa ating new video. This is the second day of training. So, another venue kung yung training natin last time is sa Al-Rayyan Institute University. Ngayon is doon mismo sa Doha Expo House. So, this is the second day and my schedule for another round of training is 12 noon until 3 o'clock. So, there's 3 hours duration ng training. So, prior to that, sinabihan ako na magluto muna bago alis kasi kawawa naman siya na darating at 1 p.m. na walang madadatnan na pagkain. So, pakita ko lang po guys kung ano yung mga, kung ano yung niluluto ko for today. So, today's menu for lunch is magluluto po ako ng tinulang manok with ampalaya. So, ayan, chinap-chap ko na lang po yan with sili and of course, yung mga ingredients natin pang satay. So, nagluto na rin po ako ngayon ng kanin para pagdating niya may ano, may kakainin siya. Pero itong gulay na to, siya na ang bahalang maglagay once he arrive para ipainit din niya, para mainit yung sabaw. So, yan lang muna guys. So, tapos na ng ating ampalaya. Ang ginamit ko po dyan is 2 medium size ng ampalaya. So, I just leave it here. Siya na ang bahala pagdating niya. Naisahog niya sa kanyang tinulang manok. The time check is 9 plus, so bilisan natin ng konti kasi magme-metro pa tayo guys. Lalakad, 5 minutes walk going to metro station. Kasi nga pag metro, tapos mag-shuttle bus tayo, mas madali na lang. And we are paying for 2 real only instead of 10 or 15 real. So eto na guys, day 2 training at Doha Expo House. So yan, sikasama po. So we decided to go for metro kasi ano, may gagawin kasi ako dito sa loob. May ginawa pala ako. So, tara na. So, 3 minutes. Hintayin natin yung train. So, we are Bin Mahmud Station. Tapos, pupunta tayo sa Mosheran Station to have interchange. Tapos, kuha tayo ng rail line going to the Corniche. So, from Corniche, we will take a free shuttle bus. Tapos, ayan, yung free shuttle bus na yon directly will stop at Doha Expo House. Samahan niyo ako guys. Ako nakakapagod. Imagine kay tanghaling tapat naglakad ako. Yung freshness ko wala na. Baho na. Super pawis na. Wala kasi akong cash na pang Uber. So, kaya nga nagmetro kasi nandito rin yung ATM. So, ayan guys. Tara na para sa day 2 training. Extra kuya. Ayan, si kuya na pogi. Nahiya siya sa... Ayan. Hindi naman, pogi naman kuya. So, ayan na nga guys. Nakarating na tayo sa Corniche. First time ko lang talaga lumabas dito sa metro station na ito. And nagtanong talaga ako kung anong exit yung may free shuttle bus going to Doha Expo House, eh sabi nila wala pa daw available, mga 4 o'clock pa. So na may sinabi sa email ganito kasi nasabi naman nila kami meeting lang daw ng mga staff dito sa metro na ganun nga daw ang sinabi. But anyway, lakad-lakad na lang muna tayo tapos check natin kung may available sila na may taxi man or what. Yun na lang, no choice kung last 4 talaga. Hindi pa ako kumain. Hindi pa ako nag-breakfast or lunch. So, sumagit tayo dyan sa my shop. Bumili tayo ng a cola and a bread. Pantawid gutom. Anyway, dito tayo sa metro. Ayan, so, lalakad tayo hanggang palabas. Wala masyadong tao. Dalawa lang kami nung kuya na yun. So here, Nathan is again. Nathan! Huh? Nathan, can you please open the door for me? Hi! Hi! Sin! Nandito na lang po guys si Nathan. Sa day 2, sa day 1 training, nandyan siya. So papasok na tayo. Thank you! So this is our day 2 training guys. Oh wow! This is amazing place, yeah? Very nice. See?
Galing. Social naman po guys yung mga upuan nila. Oh, oh may mga upuan. So, day 2 training here at Doha Expo House. So, ito po yung location. Ganda-ganda. There you go. So, after 10 years of waiting ng limo or Uber sa labas, sobrang init. So, napagod na nga ako from Bin Mamod to Metro Station. Grabe, ang 5 minutes walk ko, sobrang very sweaty talaga ako. Nawala na yung freshness ko, guys. Amoy lupa na, amoy pawis na, lantang gulay na. And from Cornish Metro Station lumabas ako. Another maybe 1 minute walk under the sun. Buti na lang may payong ako pero hindi pa rin siya tapat. Sapat. Tapos nag-antay kami ng sa waiting area. Nag-antay kami ng bus pero wala. 4 o'clock talaga mag-ooperate yung mga free shuttle bus gaya ng sinabi ng metro staff sa loob. Kanina nung nagtanong ako, yun nga, nag-antay kami ng Uber or mga taxi. Kikita nyo guys, very busy na sila kasi ang expo mag-start na siya sa October 2. So it's a first time horticultural expo dito sa Doha. Very busy yung mga tao. Oh. Naglalagay na sila ng mga iba't ibang halaman dyan. So nandito ako ngayon sa second floor. So, talagang busy ang mga tao, oh. Kasi ilang araw na lang, today is 28. Yan, mag-i-start na ang expo. So, naglalagay na sila ng mga iba't ibang flowers, plants. Oh, ang ganda, oh. Di naman yan mabubuhay kasi sa ano na yan, tiles naman yan, marble tiles. Tapos, ganyan lang nila ng lupa. Tapos, kunting tanim-tanim. At dahil fresh pa na nilagay yan, parang nagmumukha talaga na maganda. Pero siguro, as time goes by, or paglipas ng araw guys, ayan, malalanta din ang mga yan. Kasi nga, yung pinaka base niya is tiles naman. Grabe no, pinaggastusan, di naman mabubuhay. Siguro, palit-palit na lang yan pag may mga namatay na halaman or flowers. Para sisilbing buhay ulit. Your thoughts and skills make it all fruitful. Tomorrow brings challenges and opportunities. Grow the resources to embrace science and experience for global sustainability. Grow the tools and use technology. So ayan guys, tapos na yung day 2 training namin and dito kami sa labas kasi yeah, mag-aantay ng free shuttle bus papunta sa metro station and the nearest metro station is Cornish. So, free shuttle bus po yun. Yan yung mga kasama ko na nag-training ngayon dito sa Expo House. So, diba? Yan sila guys. Oo. Init-init. And kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Marie Fair Vlogs, and my profile Facebook, Marie Aram. Hanggang sa susunod na video, guys. Bye!